Pero nagmula po lahat ng gulo niyan ay kay Keith Talens. Yan lang ang sinasabi ko sa'yo, Keith Talens. Magpakatotoo ka. Huwag kang nangdadamay pa ng iba. Isa na namang mainit-init na chika, Mang June, Bulgaran din ni Talye ang ugali ng mag-asawang Keith at Vena. Hindi ako umalis, pinaalis ako. Yan ang pahayag ni Mang June. Narito ang malino na detalye, panoorin natin ang video. Let the bass kick. Nakaka po itong video to para doon po sa mga kumakalat na video ng umalay pang bubugbog ko. Aminado lang po tayo doon dahil may ano nga pong video. Uunahan ko na po kayo na talagang medyo mali po talaga yung nagawa ko. Pero hindi ko naman po yun magagawa kung wala pong dahilan. Yung pagkakasabi, parang galing po sa akin yung kwentong nangyari na hindi naman po kami nag-uusap. Hindi ko po siya kilala. Alam niya po yan. So, siyempre, alam niya naman po kung paano ko ipagtanggol si Keith Talens dahil ako po yung driver niya. Lagi po ako nagtatanggol dyan. Parang, siyempre, dala ng bugso ng damdamin yun. Lahat kami siniraan niya. So, nagawa ko po yung hindi kanais-nais sa kanya. So, nandiyan na po yan eh. Nangyari na po. Nagawa ko po na po yung mali ko. Pero may dahilan po yon. Hindi po natin hawak lagi ang ating bugso ng damdamin. Depende po sa sitwasyon. Hindi ko naman po alam na sineset up pala ako ng mga admins niya na kinukunan ng video. So, yun po. Kung meron po akong mali doon, hinihingi kong paumanhin kung saan man po tayo makarating, haharapin ko po yan. Yan pong video na yan, kaya lumabas yan, is gustong gumante ni Keith Talens sa akin sa pag-alis ko sa kanila. Actually, hindi po ako umalis. Pinaalis po ako ni Vena. May post po ako sa Facebook kung anong dahilan. Yan nga po, nag-iwan siya ng sulat na ayaw niya na daw po abutan doon. So, doon po nagsimula yon. Hindi po yan talaga ang main issue. Pinakalat lang po yan ni Keith Talens dahil gusto niyang bumaliktad yung kwento. Ayaw niya po talagang malaman yung katotohanan na nasa kanya nagmula lahat ang mga gulong to. Ayun nga po, umalis ako sa kanila dahil siya po ay nahuli na ng bababae. Ko po yun at alam po ni Vena yun. So, siyempre, driver niya po ako. Lahat po ng lakad niya, kasama niya ako. Lahat po ng kalokohan niya, medyo alam ko rin po. So, sino po ba naman ako na isang driver niya, amo siya, na pipigilan po yung kagustuhan niya. At saka nasa hustong gulang na po siya, alam niya na po yung tama at mali. So, sa puntong yun, ang ginawa niya, hindi niya po ako pinagtanggol. Pinabayaan po niya na mapaalis ako sa kanila. So, doon lang po sa puntong yun, nagsimula yan. So, wala na po siyang masagot doon sa mga sinabi ko kasi puro katotohanan po yun.